leather sandals, camel. Lagyan ng ating Panginoon, Jesu Kristo. Okay mga kapadlay, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Okay, so mga kapadlay, ang aking isi-share na content ngayon. Punta ako ngayon sa Old City para bumili ng mga pangpasalubong sa mga aking kapatid, mga anak. So mga kapadlay, nandito ako ngayon sa East Jerusalem, naghihintay ng bus dito sa Arab side. Ngayon is Saturday ngayon. So dito sa banda ng East Jerusalem, may Arab side is may bus, pero sa Jewish area walang bus doon kasi Shabbat nga, walang mga train. So yon mga kapadlay, so punta na tayo doon. Okay, so just keep on watching mga kapadlay. Okay, so mga kapadlay, bago tayo pupunta sa Old City, habang hinihintay natin yung bus, so ito yung card na tinatawag nilang Rabcab. So ito is pwedeng gamitin to pangbayad sa bus, sa train. So kagaya ko, nandito nga ako sa Arab area. So yung sasakyan ko na bus is Arab bus. So pwede kong gamitin to. So pwede ring magamit to sa mga bus ng Jewish area, sa city, sa basta nandito kayo sa Israel, sa Haifa, sa kuan, basta may laman tong card na to. Okay, so depende sa inyo kung pwede nyong lagyan ng 1 month 230 yata, hindi lang ako sure, 230 shekel nis yun. Yung pera nila dito is for 1 month yun. So kahit saan kayo lugar na pumunta, kahit paulit-ulit na gamitin nyo to, is ayos lang. Pero yung mga 100 nis ganun, so may kung gagamitin nyo ng isang beses, yung 1 hour na gagamitin nyo, halimbawa sumakay kayo sa bus, wala pang 1 hour, sumakay kayo sa train, free yun, yung walang yung 1 hour na yon. Pero pag lagpas na ng 1 hour, pag finance nyo ng bus at pumunta kayo sa ibang lugar na lagpas na yung 1 hour, hindi nyo na magagamit yung free niya na van. So pag i-punch nyo uli sa train, lagpas na sa 1 hour, so counted na yon na isang sakayan na. Okay, so yon mga kapadlay. Okay, so mga kapadlay, nandito na yung bus. So see you sa Old City. Okay, so yon mga kapadlay. Okay, so mga kapadlay, ito, bumaba na ako sa bus na nandito na tayo sa malapit na sa Old City. And ipapakita ko tong Garden Tomb. Tong Garden Tomb is isang pinapaniwalaan sa ating mga Kristiyano na ito yung tomb ng ating Panginoong Hesus Kristo. So dalawa yung pinapaniwalaan dito, yung mga Christian Protestant is ito yung pinapaniwalaan, itong Garden Tomb. Yung Christian Catholic is yun yung pinapaniwalaan na tomb ng ating Panginoong Hesus Kristo is dun sa Old City, inside ng Old City. Kung may time ako is pupuntaan ko, ipapakita ko sa inyo. Okay, so yun mga kapadlay. Okay, so mga kapadlay, ito yung bus ng Arab bus, yung station nila. So dito lang sa harap niya yung Garden Tomb. So yan yung nakalagay, the Garden Tomb. So dito lang ang pasok niya. So ngayon is open ngayon. So may ginawa akong content about dito sa Garden Tomb. So wala akong time na pumasok kasi may pupuntahan nga ako mamaya. And ito, ipakita ko lang yung entrance niya. So yan, okay, so dito lang sa harap ng station na to, yung Arab station, Arab bus station na yan. So pag diretsuin naman to is dun na yung Damascus Gate. Okay, so maya maya ipapakita ko kasi dun din ang dun ako papasok mamaya papuntang Old City. Okay, so mga padlay, nandito na ako sa Damascus Gate. So doon ako galing,
Kung nakikita nyo tong street na yan, yung likod na yan, yun yung pinanggalingan ko, yun yung Garden Tomb. Pag gusto nyong pumunta doon, lalo na yung mga kapwa nating mga caregiver or hotel worker na gustong pumunta sa Garden Tomb, diretso lang, diretsuin nyo lang yan. Pag sa harap ng kwan na to, gate na to, Damascus Gate, okay? So dyan ako papasok, yung gate na yan, papasok na ako sa loob. Okay, so yun mga kapadlay. Okay, so mga kapadlay, ito na yung inside ng Old City, Damascus Gate, ang pinasukan ko na gate. So ang Old City pala is nahati sa apat na quarter, Muslim quarter, Jewish quarter, and Christian quarter and Armenian quarter. So ito, nandito ako sa Muslim quarter, mga kapadlay. So yan. And ito mga kapadlay. Okay, so may mga nuts, yung pan, mga candies, mga gulay. So yan, mga gulay, prutas. Okay, so yan. Okay, so yan, mga kapadlay. Okay, so mga kapadlay, nandito si Padlay Anthony. Okay, so mga kapadlay, ito may bilihan din ng mga bilian ng mga damit. O yan. Okay, so yan. Okay, so ito may bilihan din ng mga tupa. Yan, mga lamang loob. Yan, may mga pang sabaw. Yan, mga egbo ng mga baka, liver ng mga baka, dila ng mga baka. Yan, mga tupa. Yan, pang sabaw. Okay, so may isda pa dito. Dito rin, may dinis, tilapia. Hindi ko alam kung bangus to. Milk fish. So, ito yung dinis na isda. Okay, so manok. Yan, mga sapatos. Yan, mga dito, mga nuts. May kainan dito, mga kainan. Okay, mga carpet. May mga bilian ng mga gold. Yan yung mga gold. Kwintas-kwintas yun. Dito, mga belt. Okay. Okay, so mga kapadlay, nandito na tayo ngayon sa entrance ng Holy Sepulchre. So yan, may mga bilian ng mga palito. Camel bag, yan. Okay, so ito, ito na yung church. So ito is Christian quarter to. So ito yung sinabi ko nga, sabi ko na isang pinapaniwalaan na tomb ng ating Panginoong Hesukristo sa Catholic Catholic belief. So yan yung mga simbahan. Yan. Okay. So Church of the Redeemer. So yan. Okay, so may mga panaman dito, may mga map, hindi ka mawawala. So yan yung map. Ito yung entrance ng Holy Sepulchre. So yan. Bilian ng mga souvenirs. Old City Bazaar. Yan. And ito yung mga bilian ng mga camel bag. So magtanong ako dito mamaya kung magkano, kasi ito nga ang purpose ko na pinuntaan dito, bili ng pasalubong sa aking nanay, kapatid.
sa aking mga anak. So yan. Okay? Baka may mura dyan. So ito ipapakita ko sa inyo yung entrance ng Holy Sepulchre. So yan yung Holy Sepulchre, may nakalagay. Church of Holy Sepulchre. Yan. May nakalagay na Holy Sepulchre. So ito yung entrance. Yan yung church ng Holy Sepulchre. Okay, so pwede rin dumaan doon. Ang labas niya is New Gate. Yan. Masyado ang tao. So yan. And ito yung entrance. So ang pagpasok dito pala is free. Walang babayaran. So madami lang tao. So yan. Okay. So yan mga kapadlay. Okay, so mga kapadlay, dito na ako sa loob ng Holy Sepulchre. So ito yung loob ng Holy Sepulchre. Pansya, ito yung pinapaniwalaan na pinaglagyan ng ating Panginoon Jesucristo. So dyan mga pan, madaming mga pamarating na pan na nagpa-pray. So dyan. Okay. So yan mga kapalya. Okay. Yan ang loob niya. So iikuto kayo mga kapatlay. Okay, so ito. Yan. So ang pagpasok pala dito mga kapadlay is free. Ang pagpasok dito sa Holy Sepulchre, walang babayaran. Doon sa Garden Tomb na isang pinapaniwalaan na pan ng ating Panginoon, is may entrance fee doon. So dito is free. So yan. Yan, under construction for how many years inexcavate nila ito. Yan, tinanggal nila yung mga kwan, yung old kwan, itong old na floor na to. Okay, kasi dito is patong-patong, may ibang magkakanker noon is papatungan uli, ibang kwan papatungan uli. So ganyan. Okay. So yun mga kapadlay, so punta na ako, labas na ako kasi bibili muna ako ng mga pasalubong. Okay, so yun mga kapadlay. Okay, so ito yung shop na binilihan ko mga kapadlay. Kung gusto nyong bumili is dyan, galing kayo dyan sa Holy Sepulchre and labas lang kayo. Ito, makikita nyo tong shop na to. Yan ang may-ari. Anong, what's your name my friend? Jaudi. So Jaudi shop. So you can say about come in your store. I will give you for the price 50% discount. Okay. Nice to meet you. Okay. And what it's original. Yeah, original leather sandals. Yeah. Tamil leather. Okay, Judy. Can you show this what is the synthetic and what is the original? This is imitation. Okay, imitation. This is leather. Okay. All leather, very good quality. All leather. All leather here, good work. It came from camel or? This is, we have camel. We have cow leather. Cow leather. Made in Jerusalem. Okay. So okay, this is imitation. You can see. So like, imitation. So how they can? By touch, you know, you see the difference. Yeah. You see, the imitation is open plastic, yeah. Nylon. Oh yeah. And original. Leather is here, you can see leather from inside. Yeah. And this is all leather. Okay, so that's the difference from imitation and original. Yes. Okay, so thank you very much, Jaudi. Thank you. So okay, okay, thank you. So I will get the one that I buy. Okay, so ito yung nabili ko. So yan, original to. Post original na sandal para sa aking kapatid at para sa
aking brother and mother. Okay, so yun mga kapatlay. Okay, so yun mga kapatlay, nakabili na ako ng mga pangpasalubong sa kapatid ko, sa aking father, mother, mga brothers and sister. So nakagastos ako ng 900 shekel. So it times yun na lang ng 14 kung magkano dyan sa Philippine money kung nabili ko ng mga pangpasalubong. Okay, so yun mga padlay, pauwi na ako kasi may pupuntahan pa ako na may mag-birthday. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, hit nyo yung subscribe button, yung maliit na bell, para sa next na mga ganitong adventure, update kayo. And comment lang kayo dyan sa baba kung may gusto kayong gusto nyong request na makita dito sa Jerusalem. Kung may time ako, puntaan ko and ipasyal ko kayo dun. Okay, so yun mga kapadlay. Keep safe. God bless.